1600, taon kung saan laganap ang witchcraft at sinasabing daan-daan ang biktima nito. Ano ang katotohanan batay dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Noong 14th century, ito ang panahon kung saan malakas ang paniniwala ng mga tao sa witchcraft. Alam naman natin na noon paman, ito ay pinaniniwalaan na may karunungan at kapangyariang galing sa demonyo dahil nagsasanhi ito ng kapahamakan ng isang tao at gumagawa ng mga bagay na hindi kapanipaniwala sa panahon mula noon hanggang ngayon. Isa sa pinakamatunog sa kasaysayan na may kinalaman sa witchcraft ay ang pagtugis sa mga witch ng Salem noong 1600. Ang paniniwala sa mga witch ay lalong tumindi dahil na rin siguro sa pagkasabay ng paglaganap ng kahirapan, epekto ng digmaan sa pagitan ng Britanya at France, isama mo pa ang epidemya sa smallpox at tunggalian ng mga komunidad. Ang mga suliraning ito ay nagtulak sa mga mamamayan ng Salem Villaga na ngayon ay kilala sa tawag na Danvers, Massachusetts, United States, na ibuntong ang mga di may paliwanag na pangyayari at paghihirap sa mga mangkukulam. Nagsimula ang lahat noong January taong 1692 noong mamilipit ang katawan at walang tigil ang pagsigaw sina Elizabeth Farris, 9 taong gulang, anak ni Reverend Samuel Farris at pamangkin nito na si Abigail William, 11 taong gulang. Nakaranas din sila ng hallucination. Si Reverend Samuel Farris ay ang ministro ng Salem. Dahil sa naranasan ng 2 bata ay agad silang dinala sa pagamutan. Ngunit dahil sa walang makitang dahilan o hirap ang doktor na matukoy ang sakit ng 2 bata, ay inisip nito na ang 2 bata ay biktima ng kulam. Halos sumabot sa daang-daang katawang nakaranas ng ganitong uri ng sakit sa lugar ng Salem at maging sa karatig lugar nito. At karamihan sa nakakaranas ng ganitong sitwasyon ay halos kababaihan. Dahil sa ganitong pangyayari ay lumakas ang paniniwala nila na may nagkakalat ng lagim sa kanilang lugar at 3 katao ang pinaghihinalaan nila na may kagagawan nito. Kaya noong huling bahagi ng Pebrero taong 1692, sila Sarah Good, Sarah Osborne at Tito Ba, isang alipin mula sa Barbados, ang pinaniniwala ang kampo ng demonyo at may kagagawan ng lahat. Sa una ay matindi ang pagtanggi ni Tito Ba, kaya nakakapagtaka noong umamin ito. Ang hinala ng iilan ay pinilit at tinakot ito para umamin sa bintang na binabato sa kanya. Dahil sa pag-amin nito ay tinugis ng mamamayan ng iba pang inaakala nilang mangkukulam na nasa likod daw umano ng kakaibang pangyayari sa Salem at kalapit lugar nito. June taong 1692 noong magsimula ang paglilitis sa mga inaakala nilang mangkukulam ng Salem. Ang kaganapang ito ay tumatak sa kasaysayan at ito ay tinawag na Salem Witch Trial. Binubuo ng Court of Oyer ang pagdinig sa kaso, samantalang ang Court of Terminer ang inaatasang magpasya at magbigay hatol. Unang nilitis ay si Bridget Bishop. Siya ay hinatulang guilty at hinatulan ng kamatayan. Noong June 10, taong 1962, 13 kababaihan at 4 na lalaki ang hinatulan at nabitay sa walang kasiguraduhan at walang basehang paglilitis. Si Gilles Goray ay inakusahan din ngunit hindi ito umamin kaya siya ang nakaranas ng matinding parusa. Noong taong 1976, tumabas sa isang pag-aaral ang magiging sagot sa naranasang inaakala nilang biktima ng kulam. Lumabas na posibleng isang fungus ergot ang sanhi ng mass hysteria, ang bunga ng lahat na nangyari noong 1600 sa Salem. Dahil sa kulang pa sa kaalaman at kagamitang medical, dahil sa di matukoy at inaakalang pambihira, ay binintang nalaman ng walang basihan, kaya iba ang nagdusa sa mga kakulangan ito.